ay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga minamahal na kapatid, alam natin na tayo iniligtas ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagpapasan ng krus at pagkamatay dito at sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Tayo'y sumama sa Panginoon sa pag-aalay ng kanyang buhay nang tayo rin naman ay mabuhay ng lubos. Humingi tayo ng tawad sa Diyos upang ang ating pag-aalay ay maging ganap. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatawa ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristong anak mo taming Panginoon na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pitan ng laman tulad nang inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyura kanino man ang karapatan ng kanyang kapwa ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sino mang humahamak sa aral na ito ay humahamak
hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng Kanyang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay, natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa lahat ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos, at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain, at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Tumayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito, "Dito matutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan. Ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam nang dating ang lalaki kakasal,
Kaya tinantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na ay may sumigaw, narito na lalaki kakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi mag-cash ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaki kakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna tayong lahat. Mga minamahal na kapatid sa Puong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang lesyon ng ebanghelyong ito ay nasa huling mga kataga ng Panginoon no sinabi niyang, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Anong araw at oras? Ang pagdating ng Panginoon sa huling araw. Ngunit para sa karamihan sa atin, dapat alalahanin natin ang oras na ito ay ang oras ng pagdating niya sa atin sa panahon ng kamatayan. Nung pong kami ay nagtuturo ng house-to-house evangelization, yung po bang pagdalaw sa mga bahay-bahay para ang mga tao'y atdan na magandang balita. Tinuruan kami at pagkatapos itinuro naman namin sa iba, pagkatok ninyo sa pinto, di papapasukin kayo. Pagpasok ninyo, di magbabatian ng kaunti. Pagkatapos magbatian ng kaunti, eto na ang pasok namin. Itong tinuro sa amin, ito din naman ang itinuro sa amin. Sabi namin, kapatid, kung darating ang Panginoon para kunin ka ngayong oras na ito, handa ka na ba? Abay, nagugulat yung tao. Ha? Hindi natin iniisip yun. Hindi ba? Sino sa inyo dito nag-iisip na baka paglabas ninyo dito mamaya, madumog kayo ng isang jeep na nawala ng preno? Aba, hindi ba yun nangyari? Diyos, pinakita sa TV, 3 estudyanteng naglalakad. Kagagaling nila sa eskwela. Ngayon, may bigla na lamang bumulusok na jeep. Akalain ba naman ninyong mula sa kabila na wala ng preno, yung dalawan, nagulantang, nakaiwas, yung isang kaibigan nila, tinamaan at namatay. Sa oras ding yun, sino nagkakaisip na mamamatay na siya? Ala, kung sabihin ko sa inyo, sister, humanda ka, mamamatay ka na. Baka sabihin ninyo sa akin, mauna na muna kayo. Kaya na isagot ninyo sa akin sapagkat wala pang gusto ni siguro naghahanda sa kanyang pagkamatay.
Si Cardinal Rosales, na dati nating arsobispo sa Maynila, kamakailan po ay nagkasakit ng malubha. Ngunit naka-recover. At nung dalawin siya ng isa naming kaibigang pare, sabi daw niya, disappointed naman ako, nabigo naman ako, nagulat yung aking kaibigang pare sapagkat ang akala niya, ako'y disappointed at hindi mo agad ako dinalaw. Hindi. Sabi niya, disappointed ako sapagkat hindi pa ako kinuha ng Panginoon. Iyon, naghahanda. Talaga naghahanda na. Kahit anong oras. Yung isa naman profesor kong pare, namatay, 94 anyos. Ang dasal niya gabi-gabi ay ito. Maniwala man kayo't hindi, Panginoon, kunin mo na ako sa gabing ito sa aking pagtulog. Eh di yung mga yon, handa. Kanya hindi natatakot. Kayo, nakahanda ba kayo? Eh kung ikaw ay mayroong asawa, mayroong kapangikalawang bahay na tinutuluyan, nakahanda ka bang masagasaan ng jeep o mabaril? Kung ikaw ay mapanira sa kapwa-tao mo at hindi mo pa inaayos yung siniraan mo, nakahanda ka na ba? Baka may mangyari sa iyo. Kung ikaw ay nangungurakot o nangihingi na lagay, nakahanda ka na ba na kunin ka ng Panginoon? Kaya, huwag tayong kampante, maaaring sa anumang oras, kunin tayo ng Panginoon. Sabi nga niya, hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Kanya sabi natin sa Panginoon araw-araw, Panginoon, maawa ka po sa akin. Panginoon, ihanda mo ako sa pagdating mo. Panginoon, huwag mo kong itulad sa mga bobong dalaga na hindi nagdala ng karagdagang langis, baka sakaling mabalam ang pagdating mo. Panginoon, maawa ka sa akin. Sapagkat ang pong Nazareno, dumarating po, hindi para kayo ay ikondena, kundi para tayo ay kunin sa kanyang sarili. Yun ang gusto niya, ngunit maaaring tayo ang hindi naghahanda at tayo ang umaayaw. Kanya, sa anumang oras, sabihin ninyo, Panginoon, maawa ka sa akin. Ihanda mo ako. Gusto kitang makasama magpasawalang hanggan. Amen. So tatanong ko, handa na ba kayo? Wala sumasagot, handa na ba kayo? Ayan. Hindi natin alam, ano man ang araw o ang oras, pagdating ng Panginoon, huwag sana tayong matatakot. Amen? Amen. Lumayo tayo, dasalin ang panalangin ng bayan. Mga minamahal na kapatid, alam nating mahal tayo ng Panginoong Hesukristo. Kaya naman, hilingin natin sa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang simbahan naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwin ang mapaalalahanan ng bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay. Nawa ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, naway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at pagkuskumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo na may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Hesukristo, ikaw ay naparito upang kami iligtas at kunin mo kami sa iyong piling. Hari nawa, matagpuan kami naghihintay sa iyo at nakaanda sa iyong pagdating upang kami ay tanggapin. Ikaw na nabubuhay at nag-ahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Yung pinasiyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiyeg ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya, tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong iglesyang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po pinalaala sa amin sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, ating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesukristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin rin. Bigay po niyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala na mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umaasa.
Nazareno. Patnubayan niyo po nawa at kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang siluman ang walang sinuman ang namamatay para sa sarili naman. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor at ng Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dalata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo
na mga nasagip ng kawin na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng kanilang mga larawan at imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, sa pamagitan ng naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kay lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo. Paghandaan ang pagdating ni Jesus sa buhay ninyo. Salamat sa Diyos.